Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Bahagi sa wellness program ng Froilan Lopez Elementary School, Isabang Tayaba City, ang pangalaga ng kalikasan at kaugnay nito, kanilang ilulunsad ang Eco Bricks Project. Ayon kay Wildemar Pasaksak, school principal, napakaganda ng inisyatibong ito ng isa sa kanilang guro dahil ito'y isang proyektong makapagtuturo sa mga bata sa pangalaga at kalinisan ng kapaligiran sa loob man at labas ng paaralan. Kami po ay nag-i-impose ng isang project dito sa Froilan Lopez Elementary School bilang panimula sa pagsagip sa kalikasan, bilang isang problema na nakita namin ay ang pagkalat ng basura. So kami po ay natutuwa at ilulunsad namin dito sa aming paaralan ang Eco Bricks Project, na kung saan ang mga basura ang gagawin naming pundasyon para mapatibay ang isang proyekto. Makakatulong ito para masagip ang kalikasan. Si Mr. Aldrin Saludes, guro ng ikalimang baitang, ang nakaisip ng project na ito. Kanya itong ipinagagawa ngayon sa mga batang kanyang tinuturuan, na ayon dito ay bunga lamang ng kanyang pag-iisip kung paano nga ba masusolusyunan ang mga nagkalat na plastic na basura sa kanilang paaralan. Simula nung ako ay namamaybay ng kalsada patungong paaralan, na bakit ba napakadaming nakakalat na basura, plastic pa naman. So ang naisip ko diyan is, bakit ba wala ba itong paglalagyan na mas maganda bukod sa basurahan? So nung pumulot ako ng isang plastic, sinilid ko sa bote, abate ka, ito na pala. Yun po yung aking naisip kaagad. Punuin ang isang boteng plastic at kapag puno na, pag-isipan kung ano ang kasunod na pwedeng mangyari. So after noon, nang magmasid naman ako sa paligid ng paaralan, nakita ko na parang kulang yung mga upuan. Dahil ang halos lahat ng upuan namin dito ay gamit ng mga bata at dumami na rin yung enrollment ng school. So naisip ko na bakit ito hindi gawing bricks, eco bricks, katulong ng paglalagay siguro ng kaunting semento para ito'y mabuo. Tapos punuin ng lupa yung loob at the same time pwede na rin pagtamnan. Sa ngayon ay sa maliliit pa lang munang empty plastic bottle magsisimula ang mga bata at ito'y gagamitin raw nila na pang garden plot. Inihanda na rin kasi ng paaralan ang kanilang garden para pagtaniman ng gulay. Kaya't ang mangyayari dito sa mga susunod na araw, ang plastic na basura may pakinabang rin sa halamanan. So magiging impact siguro nito, ang isa ay matuto silang pumulot ng basura at magkaroon din sila nito sa sarili nilang mga tahanan. Sa grades naman ng mga bata, papasok naman ito siguro dun sa kanilang performance. Makikita namin ang epekto ng programang ito kung at mabe-benchmark ito ng ibang schools sa pamamagitan ng mga pagpapatibay ng garden. Sa garden namin uumpisahan, isang magandang pundasyon ng taniman ng mga gulay na kung saan ang aming adhikain ay magkaroon na ang isang matibay na halimbawa ng ang paaralan ay nasa gitna ng gulayan. So makikita sa pag-usad ng panahon na ang mga plastic bottles na nakakalat sa lansangan ay magiging isang kapaki-pakinabang na bagay. Malaking problema at bantaman sa kalikasan ang plastic. Patuloy naman sanang may mga taong tulad ng gurong si Aldrin Saludes na makaisip kung paano gawing itong kapaki-pakinabang. Sa lahat, sa mga magulang ng aming paaralang Froilan E. Lopez ay tulungan po natin yung ating mga anak na mangalap nitong mga plastic na ito, na alam naman nating malaki din ang may tutulong, hindi lang sa panahon ngayon, bagkus ay sa mga darating pang panahon. Sa pamunuan ng Froilan Lopez Elementary School at mga mag-aaral dito, good luck sa inyo at congratulations sa kapaki-pakinabang na proyekto. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.